Hi guys, welcome back to my channel. So we are now on our episode 2 of our Podcraft, your podcast in the Minecraft twist. Mag-cheer naman po yung guest natin kay Tola pa nakikita. Pero mag-cheer ka naman. Ganun ka lang. So ngayon is October 13, recording na namin yung podcast episode 2. And pag-uusapan natin today is the behind the scenes or our creative process sa mga ginagawa naming art, which sa akin is poetry. At yung kasama natin na guest today is about her drawings and other stuff sa buhay niya. Wow. So yan, mag-uusap natin yung mga behind the scenes, kung paano nga ba namin naisip, kung sino yung mga inspiration namin, ganyan-ganyan. So, ayun, so nakita niyo na po siya. Pero siyempre, sulatin muna natin sa libro. Like, yung last time, take book, tapos type natin, October. Okay, naglalag po tayo. So, tatype natin ngayon, October 13, 2021. Behind the scenes. Our creative... May concept na. Process with Cheska. Yeah. Done. So yun lang, and if interested kayo malaman kung ano yung mga creative process namin at yung mga pag-uusapan namin sa podcast episode na to, please keep on watching! Whee! So, hi guys! So, nandito na kami. Mag-uusap na kami. So, Cheska, pakilala ko muna sa ating mga listeners at sa ating mga viewers sa ating podcast episode 2. Hello po, I am Cheska. And I am 21 years old po. I am taking Bachelor of Fine Arts, major in Visual Communication in LPU Cavite. So yeah, and so sabihan mo kami kung ano yung ginagawa mo, kung bakit ka nasa episode na to, kung ano yung ginagawa mo, ganyan. So I am, ano po, I do art. Yes, I draw, I paint, pero mostly I like calling myself, you know, a visual artist, well, so yes. So, ayun, so mag-dive in na tayo sa pag-uusapan natin, kasi syempre, diba, naisip ko tong, so sabihin ko muna kung ano yung inspiration ko dun sa pag-iisip tong topic natin for today. So, naisip ko kasi, parang saman tayong may ginagawang parang art, diba, ikaw, visual art, tas ako, it's somewhat literary art, diba, parang pag-poetry ganyan. So, parang naisip ko, paano nga ba tayo mag-isip behind the scenes, like, diba, may mga pinapost tayo, mga illustrations, mga pieces, parang naisip ko, mas parang ang gandang i-share sa kanila kung ano yung magiging process natin behind the scenes, kung madali nga lang ba talaga pag nakikita natin, or mahirap ba talaga, at kung ano yung mga ginagawa nating process underneath na kung nag-research ba tayo, ganyan-ganyan. So sa first question is yung about sa inspiration natin or sino yung mga artist na nililook up to natin sa craft na ginagawa natin. So yung pinakaunang-una, alam mo, hindi ka naman sa matatawa pero feeling ko hindi ka maniniwala ng slide. Pero kasi diba nung grade 8 tayo, yung isa mga pinaka parang part ng ano natin is yung Florante at Laura, diba? Sa Filipino subject. Parang yun yung pang third and fourth quarter natin. So yun, actually, si Francisco Balagtas yung pinakauna kong naging inspiration. Bakit? Kung matatanong mo bakit, kasi before nun, may first love ako nun, like super first love na super lala. Tapos naisipan ko siyang gawa ng tula. Eh yung tulang yun, siya yung kasabi ko nun, habang ginagawa ko yung tula na yung para sa kanya, sinasabi ko na gusto ko yung haba ng tulang yun, kasi yung haba ng Florante at Laura. Eh din yung Florante at Laura, mga 1,000 plus stanzas yun, something, di ko maalala. Basta yun, yun yung naging inspiration ko. Sabi ko, kailangan mahigitan ko pa yung numbers na magagawa ko para sa first love ko, na kasing haba ng Florante at Laura. Diba ang lala, so super ambitious. So siya, para siya yung naging pinaka-inspiration ko that time, dahil lang sa thought na yun na kailangan kong habaan yung Florante at Laura. Napaka-weird. Tapos yung pangatlo is, ay yung pangalawa, is isa kong kaklase nung junior high. Kasi nabasa niya yung ilang part dun sa tula na maraming stanzas na ginagawa ko para sa first love ko. Nabasa niya yung ibang stanzas dun. Tapos sabi niya, bakit hindi mo itry ikwento or maglagay ka ng kwento dun sa mga tulang sinusulat mo? Kasi parang more on feelings lang yung pinakwento ko dun. Ganyan. So para sabi niya, ba't di ka daw ikwento? Kaya dahil sa thought na yun, nagsimula akong magsulat ng parang narrative poetry. Kaya pag nakita niyo
yung mga pieces ko up to this mga tulak at this current time. Mga narrative poetry siya, mga nagkakwento. Tapos yung pinaka last kong inspiration, ito kilala to ni Cheska, itong third inspiration ko, which is si Alexandrea Reyes. Kaklase namin siya nung senior high. Siya talaga yung isa mga pinaka inspiration ko kasi ang basta super, ang ganda lang ng yung galing na ng artistic expression ni Alex. Pagdating sa words, pagdating sa illustration niya, as in lahat as a whole, bilang isang artist, isa sa mga pinaka nilook up ko talaga si Alex. So, yon. So, lalagay ko na lang sa description box below kung ano yung art page ni Alex para ma-follow niyo siya kasi super, super galing lang talaga niya and super, nai-inspire talaga ako pinakita ko ng mga pieces. So, ikaw, Cheska, dahil wala ka pa sa Minecraft, dahil na-out ka, ano, sino ang mga inspiration mo sa art na ginagawa mo? So, yung personally, wala talaga akong, like, yung specific na inspiration, like, kunwari, towards sa art styles or kung bakit dinodrawing ko yung mga dinodrawing ko, like something like that. Kasi, you know, cause kung titingnan yung artworks ko, I don't really do one style lang palagi or one subject lang. Pero, I guess yung main inspiration ko talaga is would be the fact that, ano, I know I'm capable of, you know, like doing more sa artworks ko. So, yes. Pero, dahil nga, ano, I feel like more accomplished na parang ganun lang siya. Kasi, gusto ko rin i-share na talagang yung pag marami kang, like, styles or mediums na ginagawa, talagang bumibenta siya. Ewan ko sa iba, pero, like, personally sa akin, bumibenta siya sa clients ko, like, murals, ganun, or portraits. And, ano, pero marami akong ina-admire na artist talaga. Pero not necessarily to the point na gusto kong gayahin yung ginagawa nila. Yeah. Yeah, something like that. Parang pinafollow ko sa wow, ang ganda. Like, yes. Pero, so, yung mindset ko na yon na gusto ko ang ganda-ganda ng, like, madami akong ginagawa or something like that, is actually from a YouTuber named Jazza. I have been watching Jazza siguro entering my teenage years, I think. Hindi ko lang sure. Kasi matagal na akong subscribe sa kanya. Pero, like, medyo matanda na ako nung pinapanood ko na talaga siya palagi kasi nag-iba na yung content niya. Kasi dati, puro animation and tutorials lang yung ginagawa niya. Oh, yes, I'm wrong. Parang kilala ko yun pala. Naalala ko na. Jazza? Ano? J-A-Z-Z-A. Z-A. Yeah. Hindi ko sure, pero parang narinig ko na siya. Okay, go, continue. So, ano siya? Yun nga, animation and tutorials lang yung ginagawa niya. Pero ngayon, nagtatry siya ng oil painting or sculpting, like stuff like that. Yep. Tapos, yun nga, nung nagsisimula siya mag-upload ng ibang mediums, nakikita ko kung paano niya, like, nagpo-post na siya nang nagtatry siya ng oil painting, ng, ano, ng cartooning, kunwari, yung mga ganun. Sobrang, like, rewarding, sobrang saya-saya niya pag na-accomplish niya. So, parang, I guess, you know, I kinda wanted that for my artworks. Doon ko rin na, actually, may mga mediums rin ako na tinry dahil rin sa kanya, like, dip pens and yung glass dip pens, yung mga ganun. So, yes. Unlike him, though, I haven't really, you know, spread out my knowledge with, like, other art forms. Like, hanggang ngayon, drawing mediums pa lang talaga. Like, yun nga, watercolor, acrylic paint, or like ink. Pero, you know, like him, sana ma-expand ko pa lalo. Yes. Yeah. Like, ang pinaka-recent talaga na naggawa ko na, I guess that's new to me, is digital art. So, yes. I think I'm getting there. So, nice. So, sa second question naman tayo. So, di ba, nagkwento natin yung mga inspiration natin, ganyan. So, ano naman, ilang years ka na bilang isang artist, tapos little short story lang kung paano ka nag-start, ganyan, kung bata ka pa, pinangalap, paglabas pa lang ng saranay mo, nag-drawing ka na, ganyan, or what? Ganun, ito yung kukwento natin sa second question. So, ako muna, syempre, kasi gusto mo ako mauna para maging comfortable ka rin naman. Yes, so, yes. Ako, I've been writing since grade 8, like year ng 2013-2014. Bakit ako napag-start ng write? Actually, hindi ko sure kung paano ako na-open up sa writing ng poetry. Hindi ko natin talaga alam. Pero siguro dahil baka sa ibong adar na frontit lang, like,
I'm so amazed na parang minsan nag-arrive yung mga bagay-bagay, ganyan. Ayun. So, parang siguro doon ako na-inspire feeling ko nga sa mga Florante Tarot. Kaya parang napastart ako magsulat. Pati, nagsusulat kasi ako that time kasi nga may first love ako. Tapos, kung ito ko lang short story sa first love ko, bakit, paano ko lang pag-start? Kasi, yun nga, parang gusto ko magsulat ng mga 1,000 plus stanza na tula para sa crush ko. Tapos, ano siya, ang nangyari doon is, parang every year nasulat ako doon, tapos parang pinaka-latest is parang 700 plus na nasulat ko at the time. Kaso binigay ko na sa kanya yung notebook na yun na color violet. Tapos yung notebook na yun, ang ginawa ko, hindi ko binabalak na pagandahin yung notebook lang, ganang design. Gusto kong makita niya pag binigay ko sa kanya someday na yung mga paghihirap ng mismo notebook. Kasi makita mo ngayon, pag binalikan ko yung notebook na yun, may punit-punit, ganun-ganun. Gusto kong makita niya yung pinaka-process ng notebook para ma-appreciate niya yung journey na meron ako sa tulang yun. So, nabigay ko sa kanya yun nung 18th birthday niya kasi parang yun na yung time na naisip ko i-let go na siya finally, ganyan-ganyan. Pati sinasabi ko nga, ang astig lang kasi sabi ko na parang dati nung bata pa ako, ang wish ko sa amin para sa aming dalaw is maging forever. Kasi syempre, di ba, lahat naman tayo pag nag-iisip na forever natin. Pero, iba yung binigay na ni God sa amin na forever, which is yung forever friendship. Kasi super tatag ng friendship. Hanggang ngayon, mag-friends pa rin kami, like legit. And super close namin. So, I'm so happy for that moment. So, ayun. Tapos, after nun, yung phase na yun, dumating yung senior high. Nag-arts and design ako. Naging kaklase ko to si Cheska. Naging arts and design ako. So, parang doon nag-open up yung possibility na pwede pa pala ako makasulat ng iba't ibang klaseng tula. Like yung iba't ibang style. Like may iba't ibang topics, ganyan. So, napasulat ako. Tapos, parang unang-una kong pinaka-naalala sinulat ko, nakakaiba, na out of the normal na sinusulat ko about my crush is yung sa art folio namin. Nakalimutan ko na kung ano yung sinulat ko doon sa art folio namin na unang-una nung grade 11. Basta nagsulat ako noon, tapos parang doon ko na-realize. Art folio? Yung bigas yata yan eh. Yung butil. Okay. Yeah. Tapos parang doon nag-grow. So, unti-unti na ako nagsulat ng iba't iba. Tapos, ako din yung minsan takbuhan ng mga kaibigan ko for advice. Tapos ang naisip ko kasi, after advice, gusto ko sila bigyan ng parang gift. Parang, sige, thank you. Ganyan na, trust mo ako. Ganyan. So, bibigyan kita ng gift para maalala mo tong memory na to. So, after nun, mga advice, ginagawa ko sila ng tula out of the advice na binigay ko sa kanila. Ganun. So, ayun, dun nag-start talaga yung pinaka-nag-grow. Tapos hanggang ngayon, nagsusulat pa rin ako. Pero, more on narrative lang din talaga ako kasi dun ako mas comfortable. Ganyan. So, ikaw, ilang years ka ng artist tapos magbigay ka na naman ng short story kahit yung story ko kaya hindi talaga siya short. Ako, don't worry, I think medyo mahaba na yun. Di, okay lang, okay lang. So, ayun nga, funny kasi nung sinabi mo yung kung paglabas ko ba nagdo-drawing na agad ako. Parang ganon, pero not quite, syempre. Oo, syempre di naman, di ba possible. Kasi I'm like since bata pa ako, talagang inclined na ako sa art. Kasi fortunately for me, alam kong madaming artist na like hindi makaka-relate kasi ako fortunately enough I was born in a family of artists. Puro nagdo-drawing sila, puro musician sila. So never ko na feel yung like pressure na dapat ganto, dapat maging ganun ka. Dapat mag-succeed ka, ganyan. Oh, yeah, my God. Like, sila pa talaga yung nagsusponsor ng like art materials ko even now, my gosh. So yeah. Like, yun din. Ever since nung bata ko, like, I know na ang pangit pa ng artworks ko nun. Pero syempre, sa eyes eyes of a parent or teacher, like, wow, galing-galing naman. Syempre. So, ayun nga, ang awards ko lang talaga na nare-receive dati, like, ever since, is, like, kunwari, mga best in arts, ganun, or, like, artist of the year. Wow, like, artist of the year. Yes, like, tumigil lang ako makareceive ng awards nung lumipat ako ng senior high. So, ayun nga. So, dahil nga nung na I have been birthed, wow. In a family like that, I think na maayos siguro yung upbringing sa akin. Like, regarding that aspect, like, sa mga arts, ganun. Like, sila pa mismo talaga nagsasabi na paglaki mo, maganda na fine arts ang kuhanin mo. Like, ever since, fine arts talaga yung naka, ano, sa
sa aking brain, yeah, na yun talaga ang gusto ko maging. So like yun nga, sila pa yung nakaramdam ng pride ganun. Because of that support, na nalaman ko talaga na ang arts pala talaga is not like only to pass time, ganun, na hobby lang, na pwede pala talaga siyang gawing career. Yeah. Dagdag ko lang din, like even nung junior high ako, pati teachers ko, ganun din, yung like, yung thinking. Sila pa yung nagpo-push sa akin na ano, like, like pinaka, like number one supporter ko talaga nun is yung English teacher namin, yes, shout out, Ma'am Grace. So, go lang. So, no, siya pa yung nag-open ng mga mata ko na I can compete with my artworks, kasi yeah, naging editorial cartoonist rin ako sa, wow, ano, for my school, dahil rin sa teacher na yun. Like, until makagraduate ako ng junior high, na ano, editorial cartoonist ako for my school. Sana all, so, madami extracurricular. Actually, kaya nga nung lumipat ako senior high, wala na akong extracurricular. Naubos na lahat ng energy. Yeah. So, nung nalaman ko na, okay, like, kung yung family ko nagpo-push sa akin na pwede pala ang art sa ganan, like, pwede pang career, pwedeng kumita. Tapos, mga teachers ko, ganun din. So I was like, you know what? Okay, artist na lang ako. Nung naano ko yon, so nung malapit na mag-graduate, I guess, like grade 10, ganan. Nung nagtitake na tayo ng mga exam, ano bang exam, yeah, yung tinitake sa grade 10? Basta, yeah, something NCAA? Like that. Oo, yung ganun. Tapos, grade 9 yata yun eh. Grade 9 pa yun. Uh-oh. Okay, never mind. Grade 9 pala. Without a doubt, alam ko ang arts and design track talaga kukuhanin ko. Ayun nga, like, naging classmates kami ni Robert. Yeah. Ayun, I guess, professionally, I would say, sinimulan kong seryosohin ng arts nung, ayun nga, entering senior high. Because, like, you know, even, like, my college professors now, gusto nilang magturo ako sa LPU, like, after I graduate. So, there's that. It's very exciting. So, yeah. So, yes, yun. That's mine. Okay. So, nandito na tayo sa pinaka-main part ng ating podcast, dahil ito yung pinaka-parang pinaka-essence ng podcast na to, which is mag-represent kami ng tatlo naming mga pieces or artworks na idadissect namin sa inyo kung paano namin siya pinag-isipan. So, ikukwento namin sa inyo kung paano namin ako yung inspiration, kung paano pinili ko ano yung klaseng art style or writing style yung ginamit, paano yung ginawa sa composition, sa structure, ganyan. Tapos, paano pinili siguro yung mga kulay or yung mga words o yung mga rhymes, ganyan tapos. And any explanation sa mga... any explanation kung bakit yun yung nagawa or meaning behind na hindi siguro ma-understand ng pag nakita mo lang, gano'n. So, syempre ako una. Oh my God. So, makikita niyo sa screen yung isa mga favorite kong tula, which is yung title is Aking Mga Tula. So, yung Aking Mga Tula is written last December 13, 2020. Tapos, is ang pinapahayag lang naman ng tulang yan is about yung tula na to is about dun sa kung anong perspective ko sa tula ko, like yung nakalagay dyan yung kapag ang mga lumang tula ay aking binabalikan, tuloy ako nakita ang ganda nitong hindi makita na agaran. So I'm a fan of rhyming words, so mapapansin niyo yung dulo ng every stanza, like yung binabalikan, agaran, palagian, nararamdaman. Tapos sa second verse is yung kabulaklak, kagalak-galak, paghalakhak, pagkawasak. So, pag chinik nyo rin yung second verse, pag nakita nyo, makikita nyo na may ganoon sa repetition. Yung repetition ay ano, yung kagulat-gulat. Yun, hindi man ganoon kagulat-gulat, hindi man ganoon kagalak-galak. Makikita nyo rin yung repetition sa third stanza, which is yung paulit-ulit, iba-iba, dala-dala. So, mahilig ako kasi parang ang ganda niya lang pakinggan pag pinapaulit-ulit or parang may consistent na bagay ka maririnig or mababasa. And sabi nga ni Tito Boy, there's the power of three. Yung power of three is kailangan yung pag nagsusulat ka, may tatlong beses. Like, parang eat, pray, love. Ganon, tatlo yon. So, parang ganun yung ginagawa ko. So, minsan sa mga tulang ginagawa ko, di ba may apat na lines sa isang stanza? So, yung 1-3, yung first to third na lines, sila yung power of three, tapos conclusion yung pang-apat na line. Ganun yung ginagawa ko mostly sa mga tulang ginagawa ko. So, makikita nyo yan, and makikita nyo lagi na sobrang haba ng mga sinusulat. So, ganun kasi
yun, I write narrative poetry. So, ikaw naman, Cheska, share mo naman yung first artwork na idadisect mo sa amin. Wait, may tatanong muna ako sa'yo. Ay, sige, sige. Yung ano, di ba, yung, syempre, aware naman na may parang kinds of poetry din talaga. Yung hindi rhyming. Okay. Free verse. Oh, ayun ba yun? Ano siya? Personal preference mo lang talaga yung nagra-rhyme siya na gano'n. Oh, yeah. Kasi pag, alam mo, hindi talaga mapakali pag hindi rhyming. Like, nasa-stress yung utak ko. Oh, siguro okay. sa akin lang kasi yon. Pero okay lang naman sa akin yung, pero mas na-appreciate ko yung mga tulang nag-rhyme talaga. Kasi parang, ang satisfying niya lang talaga basahin, pakinggan, gano'n. Yes. Yeah. Yes. So, ikaw naman, mag-ano ng iyong first artwork? So, ito yung aking first artwork. So, lalabas dyan sa screen? Yes, wow. Flash. So, ito yung my fan art of corpse husband. Kung hindi nyo kilala, isa siyang streamer, like, YouTuber, yes. Na, and I like his songs, yes. So, it's one of my favorite fan arts ever talaga na ginawa ko. Considering na I think this was my second or third attempt lang in digital arts. Ooh, tapos, talaga ba? Yes. God. Okay, okay. In like so many years na din kasi. So, yeah. Mm-hmm. So, siya rin ay isa sa mga, like, I think first male character din na dinrawing ko digitally. So, mm-hmm. kaya, like, may pride din akong nakuha dun. Mm-hmm. So, yung style ko dito na ginamit, like, we will talk about it later. Kahit digital art siya, I still did cross-hatching. Like, wala akong ginamit na parang mga precision stuff dyan sa pen tablet. Talagang mano-mano lang siya. So, ayun. And since baguhan pa nga lang ako sa digital arts, technically, hindi ako comfortable mag-sketch pa sa digital. Like, ano, yung mga digital art ko now is puro nagsimula traditionally, tapos picturean ko na lang or sa scan ko, tapos ayusin ko na lang sa digital arts. Yeah. So, yes. Yun lang naman. Wala namang specific meaning lang to. It's just one of the fan arts that I really like, na I'm really proud of myself for doing it. Yes, yeah, thank you. Cute. So another one pala yung doon sa aking sa fan art ko nga is kaya ko rin na-decide na parang yung cross-hatching yung style kasi fan talaga ako nung yung mga artworks nakita mo yung every stroke ng pen or kita mo. Yeah. Ayoko nung masyadong blending like stuff like that. So yes, so kaya ako napili din yung ganung style and I think it kind of stuck with me na lang. Sa second naman tayo, so ako ulit. So ang second, pinili ko tong tula na to kasi ito yung isa sa mga pinaka-favorite ko out of all the inspired poems. Kasi pag nakita niyo yung pinaka-poetry page ko, lagi niyo mapapansin na pag may napapanood akong something like movie or what, laging may kaakibat na tula pag natripan ko. So, I have this poem entitled Pag-ibig na hindi pinili. Wow. Pag-ibig na hindi pinili, which is inspired by the character of Buzz from the BL series I Told Sunset About You. So yung title, kwento ko lang ng slide kung ano yung I Told Sunset About You. So yung I Told Sunset About You is a BL drama from Thailand na it's about the story of TNOL, yung pangalan nila, which is ang tinatakil nila sa series is tackling yung pinaka self-exploration, pati sexuality nila as growing individuals. Basta yun, super ganda kasi nung pinaka story niya, ang ganda lahat almost. It's actually may top tier BL, like sa lahat ng BL na napanood ko, siya talaga yung pinaka maganda in all aspects. So, going to the poem, makikita niyo ulit dyan yung funness ko about rhyming. Sa first stanza, nakita niyo ipahayag, lumayag, pagpayag, matatag. Sa second is bibitawan, pangalan, isipan, alinlangan. Tapos sa third is yung mahiyain, damdamin, aangkinin, lilisanin. Sa fourth is nararamdaman, natagpuan, dumaan, kanlungan. Sa fifth ay karamutan, isipan, kasiyahan, nakalaan. Sa sixth is sayo, tayo, magkakalayo, bagyo. So makikita nyo dyan na
sobrang love ko talaga ang rhyming. So, makikita nyo rin dyan. As in, sobrang favorite ko to kasi makikita mo dyan yung parang tawag doon, parang metaphor siguro, tawag doon, parang metaphor na parang figure of speech kasi makita mo yung sa una-una is ang pakiramdam ay hindi itinatago ngunit nahihiya na ipahayag. Tapos ito yung metaphor, dahil baka sa kalmadong karagatan ang mangkay hindi lumayag. Parang I love that kind of parang thinking na incorporating things, hindi pala siya metaphor, parang personification. Oh my God, I'm forgetting my... Sorry guys, kasi hindi na po ako nag-aaral. Charot! Hindi na po ako nag-aaral. So parang gusto ko yung mga ganong type, pati sobrang love ko lang tong tula na to kasi it's just, parang si Bas, yung character ni Bas, kasi na-inlove siya sa character ni... Nakalimutan ko na kung sino character ko, si O.L. ba yun? Oh, si O.L. Na-inlove siya kay O.L. Pero tapos parang nagka-MU sila. Pero dumating yung time na hindi siya yung pinili. Kasi parang nagpalaya si Bas sa kanya na parang alam kong may gusto ka rin naman sa akin pero feeling ko masasaya ka dun sa pinaka-childhood best friend mo. Na parang gets ko naman. Gets na kasi yung pinaka-situation bilang isang tao na maintindihin at nakaranas na rin na maraming ng major rejections. Super ko talaga. Parang siya naging parang comfort character ko. So, nasulit ko to. And masaya niya na kasi feeling ko ang ganda-ganda talaga. Tapos, tignan niyo yung pinaka- last na stanza. Ito yung isa mga signature ko na ikukwento ko mamaya detailed. So, sabi, ang nakalagay is, ako yung magpapaalam at hinihiling ko ang lahat ng mabuti para sa'yo. Hindi ko kakalimutan ang mga bagay na namagitan sa salitang tayo. At kahit sa susunod na kabanata ng ating buhay, tayo magkakalayo. Alahanin mo na nandito pa rin akong handang kang sagipin kung may dumating man na bagyo. So, it's somewhat still, parang hopeful pa rin siya. Na kahit in the next life na makita pa rin sila, na kahit nasaktan man siya in the past life, willing pa rin siyang isacrifice yung sarili niya sa pain na mabibigay sa kanya kahit na ganun. So alam mo yun, laging may hopeful, laging maganda yung patutunguhan kahit masakit. Kasi that's life eh, it's part yung pain. So ang kailangan na lang natin is i-adjust yung sarili natin, mag-adapt tayo sa kung ano yung mga pwede mangyari. And ayun, isa yun sa mga pinaka-love ko talaga and para sa siyang iiyakan ko na talaga every time na binabasa ko. And si-chika ko lang din, itong tula na to, may mga kamag-anak na siya. Wow, kamag-anak niya, pinost ko siya parang recently lang. So, check niyo lang sa Instagram page ko kung ano yung, kung ano yung mga kamag-anak nitong tula na to. Kasi dun sa second part ng series, may dalawa ulit na parang pag-ibig na hindi something ganito. So, di ko lang isa-spoil kasi gusto ko ma-explore niyo yun. So, ikaw naman, Cheska, dami ko ng Ebas. So, ito yung isa sa mga major artworks ko talaga na talagang sobrang dami kong time and like effort and research ganun na linagay sa artwork na to. This is titled Aviary. So, para siya sa exhibit namin nung bad ni Robert yung Adata ang huling lipad. Yeah. So, yes. Kung titingnan siya, like, compared to my artworks now, since, considering na 2019 ko pa ginawa to, I think, hindi masyadong kita nga yung style or yung way of how I do art. I guess, like, hindi na ako ganun masyado mag-drawing ng mukha, but still, it's one of my favorites, and I don't know if I'm going to recreate it again. Kasi, masyado akong proud sa version na to. So, yeah. But anyway, yung each, like, so, mixed media siya sa 1/4 na illustration. And, may dahilan din kung bakit iba't-ibang medium yung ginamit ko dyan. Bakit black and white lang isa, pero may colored yung isa. So, gusto ko rin pala i-share na late pa nga yung submission ko nito sa mga classmates ko. Kasi, masyado akong naging ambitious sa artwork na to. So, yes. And pinagbigyan lang ako ni ng ating classmates. Yeah. So, ayun. First of all, yeah. Yung pagka mga conceptual artworks kagaya nito na sobrang important. Well, for me, na I think it's going to be super important. Ang ginagawa ko, instead of, like, sketching muna agad, na, like, coming up with, like, drafts or ganan, ang ginagawa ko is nagre-research ako ng title agad. Like, nag-iisip ako agad ng title. So, yung
aming exhibit, yun nga, ang tawag ay ang huling lipad. So, so agad-agad, naisip ko, birds. So, naghanap ako ng like, words that relate to birds. And nahanap ko yung word na aviary. So, ang meaning ng aviary, so, kung hindi nyo alam, is, ano, it is some sort of like enclosure for birds. Yeah. Na mimimik ng natural surroundings nila, ng natural environment nila. And I thought that's like a nice, ano, metaphor rin na even though, ayun nga, sobrang safe nila sa kanilang enclosure, it's still a form of cage pa rin, kahit no matter how safe it looks like, no matter how it looks like compared to their environment, cage pa rin siya, may limited space pa rin silang kung saan sila lilipad and all of that stuff. So, ayun. Tong artwork basically is like, I guess yung main meaning is about myself siguro. Like, so yung bird dyan and yung, so yung vulture and yung tao ay isang like individual lang siguro. Like, isang ano. So, dahil doon, like, ang naisip ko sa vulture is like ang symbolism nila ay ano, since ano ba ang ginagawa ng vulture, they're like scavengers. So ang symbolism nila ay like death, ganan. Pero ang ginawa ko specifically for this artwork, pag since may death, there's always going to be some sort of rebirth, like puro sa sarili or like somewhere else, like may meaning sa death na yun, kung saan nanggaling yun, yes. So, ayun nga, yun ang symbolism ko sa vulture dito is rebirth. Tapos yung yung person naman dyan is makikita mong parang ine-enclose siya, like nag-drop down siya sa vulture na parang cage, yun nga, parang cage. Tapos, makikita mo yung tao is adorned with like plants, ganun. Tapos, parang kulay gold pa siya. So, bakit naman gustong umalis ng vulture kung ganun? Like, ang ganda-ganda ng surroundings niya. Pero, in the artwork, gusto niyang like, it wants to fly away. So, yung parang description ng artwork ko na ito, is to soar from the mendacious peace that your cage has to offer. Wow. Wow. Big word. Go, continue. So, ayun. I guess, in this case, ang aviary is, like, parang, ayun nga, it's not healthy to keep flying in a circle in your own like cage, in your own yung own ano nga ba tawag sa ganun? Safe space ba? Yung may tawag sa ganun eh. Comfort zone. Ayun, comfort zone, yes. Yeah. So yung parang ganun. And ayun, I reflected myself in it and ayun din. So in person actually, may textures tong artwork ko na ito. Like, nung nasa exhibit, hinahawak-hawakan siya ng mga visitors. Ang dumi na niya ngayon. My God. Sobrang dami niya ng dumi ngayon. So, ayun. Like I said, may meaning yung kung ano yung mga ginamit kong mediums dito. Like, kaya yung texture na yun ay acrylic paint. And if you guys don't know, ang acrylic paint, pag natutuyo, nagiging rough, so like nagiging solid ano siya. So visually ang ganda ng flowers, pero yung the way I like splattered the paint on the ano, the board, parang nagiging tusok-tusok siya. Like parang ganun. Ewan ko kung tusok-tusok pa rin siya ngayon kasi hinahawak-hawakan nga siya. Pero ayun. So yeah, ano ba ang symbolism ng tusok-tusok? So like thorns ganun or like yung kaya iba din yung ginamit kong medium sa vulture and dito sa tao. Like, yung vulture is pens lang. Like, black and white lang siya.
And yung colored naman, yung tao naman ay colored pencils lang. And I think I used markers din ata. I can't remember. So, ayun. Sa art, sometimes, well, most of the time, pagka something with color, it always like, yung mga artworks na yun is something that's like expressive or like something na may parang, I guess I would say na parang mabait yung intentions. I guess lalo na yung yellow na color na ginamit ko na parang yellow is a friendly color, yung parang ganun. And black and white naman is usually seen in artworks na may parang negative emotions, ganun. So sa artwork na ito, I kind of flip the meaning around na parang hindi tayo well, hindi ibang tao ang magde-define sa atin kung ano talaga yung meaning ng colors sa atin. Like, kung ano meaning ng colors ko, kung ang color ko man, like, is black and white, hindi agad-agad na parang, like negative feelings agad. So ayun. So, nandyan din yung gold na umaalis sa kanya. Dun sa wings ng vulture na parang pinapagpag niya yung remnants nung aviary habang makaalis siya. So yeah, it's something like that. Parang ganun. Yun lang. Ang bongga naman no, ang dami kong natutunan. Like, wow. Ganun pala ka-deep kasi hindi ko napansin yan kasi busy ako nung exhibit natin. Okay lang. Kasi nandun kami sa pinak, sa di ba installation art yung amin? Tapos may activity yung gagawin. So, busy ako. So, di ko masyado, di ko nga na-enjoy masyado yun eh. Kasi after nun, parang ako magkakasakit. So, pero yun, may na-open up. Ang ganda naman. Ang ganda pala. Oh my God. Ang bongga. So, oh my God. You're so great. Wow. So, ito, may tanong ako. Sa tingin mo, after that, sa tingin mo ba nakagawa ka pa ng ganyan ulit? Na ganyan ka-detail? Ganyan ka... complex siya through different use of medium, through different meanings, through different researches. Sa tingin mo, after niyan, may nagawa ka bang ganyan ka level or sa tingin mo parang yan yung pinaka peak ng utak mo at that time, ganon? Meron ako actually, pero like same amount of research din, yung differences of mediums din. So yung para naman siya sa school din, of course. Kasi yeah. I don't think I would do something like this na hindi para something. So, yeah. Ayun. Pero, what's missing sa artwork na yan is hindi siya like a personal reflection of myself. Yung parang, ano kasi siya eh, about sa environment din. Mm-hmm. So, ngayon nga, nandiyan din yung... So, ang title niya ay Basurangus. Like, that's supposed to be a bangus, but I don't know. Ay, alam ko yan. Okay. Yes. Ito yung... So, on purpose yung, like, size nan. Yung makikita niyo laki-laki ng isda, pero ang liit ng chinelas. Like, something like that. So, kasi... Ang ginawa kong meaning dyan is no matter how much, like, aquatic life meron tayo ngayon, if we keep up like yung habits natin with like our garbage, with our trash, ganun, mahahabol pa rin ng mahabol yung population ng fish natin, ganun, like ng ocean natin na to the point na matatabunan na siya, na hindi na siya magmumukhang isda, like something like that. Yeah, yun lang siya. Wow naman. Oh, bongga. Bongga ka dyan. So, yan. So, sa last na tayo. So, itong last na mga ipapakita namin or i-share namin is something na favorite namin. Kaya ako, anong favorite kong artwork niya? Tapos siya, kung anong favorite na nasulat ko. So, kwento mo muna sa amin, Cheska, kung ano yung i-share ko. Bakit yun yung napili mo? O ba't yun yung favorite mo? Tapos i-discuss ko after kung ano bang, kung paano ko ba ginawa yun. So, ayan. Ang napili ko actually is
Well, iniisip ko rin kanina pa na poetry talaga can be used as some sort of like musical lyrics, ganun. Uh-huh. So, nung nag-release si Robert at nung friend niya ng music, kasi ako, honestly, I'm not inclined to like read a lot of stuff talaga like, compared to before. Tapos, lalo na in Tagalog pa siya, like, then, minag-message ko pa si Robert, ano meaning ng kuligyan? The struggle is real. So, ayun, nung nag-release sila ng kanta, I really liked it na ang ganda ng boses ng iyong friend, I like the lyrics na, ayun nga, parang reminder din na, yung lalo na rin sa pandemic, ganun, like, ewan ko kung nostalgic is the right word. Yung parang nakaka-miss yun. Oo, yeah. Parang remembrance rin na to not take anything for granted. Mm-hmm. And like, oh. So yes, I like it. I like it. So, yung nakwento ni Cheska is yung latest ka na-release naming music or song called Amin. So, ano siya, as a song, kinumpos. Actually, ang ginawa kasi namin process dito, kakaiba to. Nagsulat ako ng mga iba't ibang klaseng stanza, pero hindi pa sila naka-form as a song. So, hindi pa sa song, may verse 1, verse 2, pre-chorus, bridge, refrain, ganon. Wala ganon sa amin. Tapos ang ginagawa ko, kasi yung friend ko, si Andy, so follow niyo siya sa YouTube channel niya kasi nagko-cover siya, ang ganda na boss niya, ang galing niya. So, nagsulat din siya action, nagsulat din siya ng kanta, so abangan niyo na lang. So yun, binibigyan ko na siya ng mga parang nag-chat kami actually through Zoom na pag-uusap namin. So, binigyan ko siya ng mga stanza, tapos sabay naming inano, sabay naming parang in-arrange. So, ang naging pinaka... So, ang ginawa namin sa pagka-arrange ng mga stanzas is para dapat may story kang gagawin. Parang may story siyang i-convey. So, pag nakita niyo yung pinaka-first chorus, pag pinakinggan niyo, may first chorus, parang ang nangyari is, so makikita niyo sa chorus, yung chorus is, ikaw at ako hanggang dulo, mga luhay di natutulo. Manatili sa aking mga yakap, sabay-sabay lilipad sa alapaap. So, pag pinag-compare niyo siya dun sa pinaka-last chorus, which is yung pinaka-end ng story, like quotation mark story, nagbago na yung last chorus, which is naging, tayo na nga hanggang dulo, wala nang luhang tutulo. Habang buhay sa aking mga yakap, tignan mo, nandito na sa alapaap. So, makikita mo yung parang pinaka-progression ng story. Pati pag chinik niya yung first verse, it's about yung ilang taon na ang lumipas nang ang pintuan natin ay nagbukas. It means na parang nag-open up yung ating friendship, ganyan. Sana, syempre, every friendship, wini-wish mo na sana hindi matapos, hindi magwakas, na sana sila pa rin yung friends mo until the end of time, ganon. Tapos, pagdating na verse 2, or verse 3, actually, nakalagay doon is naulila sa yung mga yakap, tila di makalipad sa mga ula. Parang yun yung point na parang may, syempre, high school friends. For high school friends talaga tong kanta namin na to. So, parang ang nangyari is, syempre, nag-iwayway kami ng school. So, parang we felt a little, did not felt a little. Masyado talaga kami nasad kasi syempre solid 4 years kami magkakaibigan. Tapos parang in a year, di na kayo magkakaibigan, sililipad na kayo ng school. So, parang makikita niya doon yung pinaka-struggle ng pinaka-persona nung kanta na parang yun, na sana siya pa rin yung, or sila pa rin yung tahanang mauuwian. So parang ganyan nangyari, tapos parang sa bridge, ang ginawa talaga sa bridge is parang doon pala yung pinaka-climax. Tapos after nung climax, bilang tatahimik yung kanta na parang walang instrumental kasi gusto ko ma-feel yung parang pinaka parang epiphany or what, yung parang pinaka realization na parang after all these years, tayo na nga hanggang dulo, tas wala nang luhang tutulo. Parang, you know, parang after all this year, sobrang worth it ng mga pinagdaanan nyo ng friends nyo na parang hindi pala kayo pang madalian lang, pang habang buhay na pala talaga kayo ganun. So, ayun, tas ang ginawa namin sa title, kaya Amin, kasi it's our story, it's our family. At yung family is yung friends namin. So, pag-share ko sa inyo ng slide,
8 years na kami actually magkakaibigan. Kami almost lahat na magkakatropa. So, yun, super happy lang din. It's a little gift for those friends kasi gusto talaga silang thing kasi isa mga pinaka-major people in my life are my friends kasi sila talaga yung nag-push sa akin to really push the boundaries, to really explore myself, and to really accept what will really, ano. So, yun lang naman yung pinaka-story nun. I'm so proud talaga kasi isa sa mga pinaka-dreams ko way before pa talaga kasi nalaman ko na yung pinaka on how I write my poetry, hindi talaga siya like fitting for me on based on my own observation. Hindi talaga siya fitting kasi iba talaga pag songwriting, hindi lang siya yung tipong magkasulat ka lang tula, iba talaga yon. So, ayun. So, last na tayo kay Cheska. So, kukwento ko muna sa inyo kung bakit yun yung napili ko. Kasi, sa so, napili ko, hindi ko alam yung title. Okay. Pero, meron siyang dalawang kamay na may red string. So, parang, ang nangyari kasi noon, way before pa, sa art folio din yata yun, na butil. May ginawa rin siyang artwork doon na parang dalawang kamay din na may string. Na may red string, tapos may galaxy colors yung kamay, yung mga kamay nun. So, bato nagustuhan? Kasi, it reminds me of one of also my favorite BL dramas. Pati, I believe din kasi talaga sa Destiny. Like, ano nyo naman sa first episode ng Podcraft, na kwento nga, but single. Kasi I believe by chance, by fate, by destiny. So, parang, di ba ang story na red string is yung parang, kung sino daw yung kung sino yung nasa dulo ng end ng string na yun, sila yung para sa'yo talaga. At kahit na parang, kahit na pumulupot siya or mag-twist, hindi siya mapuputol in any way, ganyan. So, wala lang. Gustong-gusto ko to kasi parang it really reminds me of myself na yung belief na there's still may chance or not total a chance. Nandun talaga yung time at dadating yun. Maybe not now, but in the future na makatagpuan ko rin yung para sa akin. So, ayun, kwento mo sa amin, Cheska, kung ano naging creative process mo behind doing that artwork at kung ano yung title niya kasi hindi ko alam. Itong artwork actually ginawa ko for Inktober. No, nag-participate ako sa Inktober. So, ayun nga. Itong, ang title niya, so, bali yung prompt actually na ginawan ko ay cut. Cut. Mm-hmm. Yes. Ang agad-agad na pumasok na idea sa akin is yun nga, yung the red string of fate. Mm-mm. Pero, ayun nga, gupit siya instead of like yung sabi mo nga na hindi siya napuputol, pero here putol siya. I have a meaning of that actually. Mm-mm. So, I guess medyo halo-halo. So, yung main meaning nga ng red string of fate, yung yun nga sabi mo nga is at the end of the string merong person na nakatadhana sa iyo, like to meet someone, fall in love, get married, all of that stuff, you know. And yun pa na ang red string of fate ay usually nasa pinky rin, na nakatali. I can't remember kung bakit nasa pinky actually. Alam mo ba kung bakit? Hindi, pero alam ko may iba't ibang klase. Meron sa wrist, ganun. Meron sa wrist, meron sa ankle, ganun. Pero dito, linigay ko sa ring finger. So, ayun nga, like yung red string of fate, depende kung saan galing, kung saan ka galing, like kung ano culture mo, kung saan, depende siya kung saan nakatali, kung ayun nga sa pinky ba or sa wrist. Kaya ako linagay sa ring finger. Ayun nga, ano ba ang ring finger? So, ang ring finger, ayun, symbolizes marriage or yung marital status, ganan. Pero for this artwork, I guess, ang symbolism ng ring finger para sa akin ay history with that person. Nung parang may, even though kahit hindi pa sobrang tagal, like brief history lang or brief encounter lang, pero it's still there. So, ayun. I think medyo split din ako sa definition like ng fate and like destiny and all of that stuff. Kasi, I guess,
maraming, kunwari, like, kung may jowa ka ngayon, maraming possibilities na hindi siya dapat yung mamimit mo. Pero for some reason, kunwari, na-meet mo jowa mo sa, like, bus stop or something. Kasi ang tagal dumating ng bus mo or whatever, tapos nagka-chikahan kayo, wow. Pero all of that was possible if nung dahil na-late yung bus na yun, paano kung hindi siya na-late ever? So parang ganun yung interpretation ko. May way pa rin kaya na ma-meet mo talaga siya elsewhere, o parang ganun, like how will you guarantee that? So, ayun nga. Mapapansin nyo is gupit yung red string of fate, pero magka-holding hands pa rin sila. So, marami na ring interpretation to actually ng iba kong friends na maybe daw eh hindi na talaga nila mahal isa't isa, pero holding on pa rin, like toxic relationship, ganon. Or pwedeng they were never destined for another, pero for each other, pero still they made it work. Parang ganon. So, ang own meaning ko naman dito is our red strings of fate have never been connected in the first place. Like, cut siya. All this time, cut siya. So, depende sa tao kung kanino siya itatalik. Depende kung sino mamimit mo, kung sino you decide to be destined with. So, yun. Parang ganun lang siya, basically. And kaya lang rin black and white yung ginawa ko is cause, ayun nga, mahilig lang ako sa ink, pero yun. And I used red, syempre, to signify na red string of fate lang talaga siya. So, yun. That's basically it. Pero, ayun. I still believe naman talaga na there is someone out there, pero ikaw na mismo ang like mag-make it work na siya yung someone out there talaga, na siya yung taong yun, something like that. Yes. Hi, sana all may jowa. Ang funny. So, ayun lang for this question. So, next question naman na tayo. So, napag-usapan na natin yung creative process natin. So, ano ba yung nangyayari talaga? Like, legit na nangyayari. Like, may times ba na tumigil ka or may hindi ka na, tapos hindi mo natuloy, or may times na misa pangit ka, parang ano, yung parang hunsa huyep, ganyan or what. So, and may times ba na ang ganda ng concept sa utak mo pero hindi mo talaga siya ma-execute sa utak, na ma-execute, properly execute through illustration, ganyan. So, ako, ang kwento ko dyan, may times na parang, ang confusing, minsan may times na parang satisfied ako. Kasi may times na, ano ko yung tipong parang pares tayo na sinakwento na natin to before, like, sa sarili natin yung mga conversations na minsan ang sponti lang natin, parang spontaneous lang tayo sa mga bagay-bagay. Oh, ako talaga, yes. Spontaneous ako, like, super. Kasi, kunyari, bilang tatama lang ng inspiration, may nakita lang sa TV na advertisement, ganyan. So, parang may nakita lang advertisement, parang may lesson siya, something. So, pag tinamaan ako ng magandang concept sa utak ko, sinusulat ko agad siya, ganon. Tapos, minsan, parang pag nagsusulat ako, parang hindi talaga ako nagagandahan. Like, most of the time, ha? Oo. Hindi ako nagagandahan sa mga sinusulat ko. Kasi parang, ang weird, parang minsan naisip ko, ay, ang simple lang no word. Parang, ay, hindi ganito, ganyan-ganyan. Tapos, may times na pag pinag-iisip ko talaga na mabuti yung mga words, nagaganda na ako, like, wow, wording, so great job, gano'n. So, alam mo yun, parang, okay, may ganun times, pero pagdating naman ng end of time, pagdating ng paglipas na ilang mga months, ganyan, tapos binabalikan pa yung mga ito na binabasa ko, doon ko nakikita yung beauty nila. Like, doon ko na isip na yung pinaka-branding nung ano ko, yung parang pinaka-feels nung pinaka mga tula ko, parang after ilang time lang siya, tsaka mo lang makikita yung pinaka-beauty nung pinaka-composition niya, pati yung mga structure, ganyan-ganyan. So, meron din iba na parang susulatin ko yung topic, susulat ko, tapos tsaka pa nang susulatin pag sinipag na ako. Kaso minsan tumatating yung time na binubura ko na lang kasi hindi ko na sila kaya masulat, kasi hindi ko na maalala kung ano yung pinaka-essence ng pinaka-topic na yun, kung ano yung pinaka-gusto talaga i-convey, ganyan. Tapos may time na may concept ako sa utak ko na gusto ko i-convey na message. Tapos yung pika-convey niya na message, may structure, like yung parang may storyline, tapos hindi ko siya na-execute minsan.
ang ginagawa ko, inuulit ko talaga ng buo. As in, binubura ko lahat ng nasulit ko kahit mahaba na. Or may times na hindi ko na talaga tinutuloy, tapos hinayaan ko lang, sige, bahala na kayo dyan, bye-bye, ganun. Pero like, do you like keep it? Ganon, kahit like di mo na sila trip, ganon. Pag hindi ko pinaka-trip, like pag nasa process lang ako, pag hindi ko talaga pinaka, ano, pag hindi ko talaga trip, hindi ko talaga sila kinikip. Pero pag may natatapos na agad ako, tapos hindi ko siya ganon ka-trip at that time, pero wala, gusto ko lang, kinikip ko naman sila kasi marami na akong nakatago. Yes. Anong insa notes ko ngayon, like parang 30 plus na hindi ko pinapost ganyan. So kasi iniisip ko lang kung ano yung pinakatamang timing. Pero ngayon kasi trip ko na kasi sila, kasi mga 1 year old na sila. Tapos pag na binabasa ko, like, oh, wow, ganda naman pala ng pagkakaano nito. So ganun. Okay, yeah, so ikaw naman, kwento mo naman yung ito. Okay. So ano, diba? Like, nakita na yung works kanina. Yeah. So, actually, all of those works ay, syempre, may pinagalingan, may reason kung bakit yung ginawa yung works na yun. Like, maybe for like, school ba siya or for a competition or for exhibit, ganun. Kasi hindi talaga ako gumagawa ng artworks na. Like, rarely na lang ako gumagawa ng artworks for myself. So, like, we will talk about that later. Yeah. So, ano. So, if it's something na important, like, yung isa kong artwork na ginamit for like exhibit ganun. Syempre, sketch ko muna like sa scratch paper or whatever. Tapos doon ko na lang siya irerekta na like sa canvas or like sa illustration board. Pero yun nga, like you said, usually spontaneous lang din yung pagka-come up of like stuff to draw or stuff to paint ganun. So like kung bibigyan kunwari ako ng theme, like for example environment ganun. Marami nang pumapasok na ideas agad. So I don't really prepare that much for my artworks. Pero regarding naman like kunwari sa mga ideas ganun. Syempre nakaka-frustrate talaga yung alam mo yung dami-dami mong ideas. Pero yeah, hindi mo magawa. Cause like... Parang familiar. Oo. So, ayun. You need to choose like one lang or two from all of those ideas. So, ayun. Kaya as much as possible, kunwari, may lima akong naiisip na idea ngayon about like sa environment nga ganun, artwork. I have to at least like pick two or three lang that will work sa artwork na yon. Pero hindi pa rin masya-shake off yung feeling na dapat pala iba na lang yung ginawa ko ganun, lalo na pagtapos na. So, ayun. And nandun din talaga yung ayun nga, yung frustration, yung like dapat pala ganito, tapos ayun na nga. So, yes. Tapos lalo na ako sobrang forgetful kong tao. Like, kahit gandang-ganda ako sa idea na yon, hindi ko naman nagawa. Tapos, like, ilang beses na nangyari sa akin to actually, yung may maganda akong idea, tapos nakalimutan ko, tapos after like, I guess, ano, however long, or ano, like months, years, ganun, makikita ko na ginawa na ng some other artist. Like, grabe yung like, sayang, grabe yung frustration. Oo, tapos, so, ayun. So, ayun pa nga, di ba may saying na, trust the process, ganun. Maganda siyang sentiment. I support it. Yeah. But for some reason, hindi ko magawa sa sarili ko yun. Like, sarili kong artworks, hindi ko magawa. Kasi ako yung type na pag pangit na sa simula, nadi-discourage na agad ako. Like, ang dami kong unreleased na artworks or like, makikita ko nuwari may work in progress ako sa story ko. Pero never ko na pinost yung finished. Yung finished na output kasi hindi ko nagusto yung itsura. So yeah, dahil nga ayun, dahil discouraged na ako ganun. Tinatapon ko na siya actually. Oh my God, talaga ba? Oo. Oh my gosh. Lagi ako pinapagalitan ng parents ko, ba't ko ginagawa yan? Pero you know, kahit sa plates, ganun, marami akong artworks ngayon na sa mga canvas, kunwari, hindi lang siya isang artwork, patong-patong na siya ng artworks, nare-reuse ko lang yung canvas. Like, ganun yung nangyayari. Like, pati yung pictures sa social media, dinidelete ko na. Like, ano, kasi whenever I see it, I guess, ewan ko, sa akin kasi, pag nakikita ko yung mga, like, unfinished na ganun, lalo akong nasa-stress sa sarili ko. Like, parang lalo akong nape-pressure
sure or like lalo akong mare-remind sa kung anong nangyari dun sa artwork na yun. I don't like that feeling. Kaya yun nga, sadly, tinatapon ko na. I know naman na I should work on that. Yes, I'm aware of that. Pero yeah, for now, ganun talaga ginagawa ko. Pati ano, regarding naman, kunwari, may magtatanong siguro, bakit hindi, like, bakit hindi ko nalang gawin, like, draft or, like, a work in progress na still in progress para someday, ano, i-work on ko siya. Yung ganun, like, ikikip ko. Ang nangyayari kasi, pagka ganun, dahil nga, kunwari, discouraged na ako, ayoko nang ituloy. Pagka pinilit ko yung sarili ko na ituloy yung artwork na yun, like, no matter how much I like the concept or kung ano man yung goal ko dun sa artwork na yun, ayoko na talaga siyang ituloy kasi nandun na ako sa mindset na ang pangit naman na nito. Like, kung itutuloy ko, papangit pa rin siya. Like, yung ganun. Yeah. Like, convinced ako na magiging ganun ulit yung ending. Tapos, baka lang mag-aksaya na ako ng oras. Ganun. So, yes. Lalo na kunwari, in the middle of exam week or yung ganun, like, talagang dagdag pressure lang sa akin yung ganun. Kaya, yun nga. Okay, so yun. It's a bad, like, I guess, example ng process. Pero, yeah. I guess, it's nice to share that too. Yeah. So, wait, ano lang ako. Sa tingin mo, saan nag-growth yung ganun mong habit about, like, yung pagkatapon ng mga ano, or yung pagkakaroon ng pressure, ganyan. Sa tingin mo, saan siya pinaka nag-growth? Kung bakit naging ganun siguro yung thing about that? So, I guess, hindi ko sure kung like perfectionist nga ba ako. Like, I don't know if that applies to like what I do. Yeah. Siguro. I guess mostly talaga, like, 'di ba nga, like I mentioned na ang daming like supportive sa akin na ganun, na like my family ganun. And I guess I would think that they're used to seeing na maganda lang dapat yung gawa ko. Yung ganon. So, yeah. Pagka nakagawa nga ako ng, for me, ng pangit-pangit, naiisip ko sila, like, ayokong makita nila yung works kong yun. Ayokong ipakita na I'm capable of doing, like, mistakes like that. Kahit alam ko naman na that's accepting normal. Accepting naman, o, gano'n. Eh, oo. Ewan ko, yun nga. Para may internal pressure lang, gano'n. Oo, like, unnecessary pressure. Subconscious na pressure. Oh, yun, oo. Yeah, hindi naman, wala namang nagsabi sa akin na ang pangit naman na, gano'n. Walang nagsabi sa akin ng gano'n. Talagang, ewan ko, talagang nandun lang siya. Yung guilt na ang pangit ng ginawa ko, tapos ang dami-daming sumusupport sa akin. Ano ba naman yan? So, gano'n. Yeah. Like something like that, yeah. So yeah, I hope to grow from that naman. I'm aware of that. Na ma-overcome mo yung habit na yon. And syempre, di ba, art is art. Kahit na di something like super visually impactful, meron pa rin yung patutunguhan, di ba? True. So, ito next. Maganda itong pag-uusap natin next kasi ito normal lang to. How do you deal with art blank? Ito, excited ako dito eh. Kasi, siyempre ako din, tatawag naman sa akin writer's block. Pero siyempre, art block for general. Oh, art pa rin. So, ako muna, kukwento ko muna yung akin. So, pag may, at simple lang kamoy ako, pag may art block ako, wala akong ginagawa. Like, legit wala talaga akong ginagawa kahit ano. Parang hinahayaan ko lang siya. Pag iniisip ko kasi, pag pinipilit ko ng pinipilit, hindi ko mabibigay yung pinaka-best na parang after nung phase na yon. Kaya rin nagka-art block ka na ganyan, may phase ka na sobrang ano ka, hindi mo mabibigay na yung best mo after nun kasi parang masyado nang na-waste yung utak mo doon sa kakaisip doon sa pinaka-phase nung art block mo. Gosh, so, team lang tayo. Wala talaga ako ginagawa kasi na-try ko na yun before pero it's a very wrong thing to do. Napilitin mo yung sarili mo, gawa na kahit anong pag may art block ka. Like, Diyos ko, it's not healthy. Like, super sakit yung ulo mo ng malala na parang, tapos bila ka mapapa-overtick na bigla agad-agad in the future na parang, hala, ganyan, MMA something. Basta ganong kalala talaga. Tapos, naniniwala din ako talaga dun sa parang dapat everyday may practice ka, kailangan nagsulat ka or nag-sketch-sketch lang everyday. Pero, hindi talaga natin may iwas yung art block. Hindi ko alam kung sa anumang klaseng
bagay, ba't tayo nagkakaroon ng gano'n? Kasi di ko pa po napag-aaralan sa psychology. Pero po napag-aaralan ko, share ko na lang sa inyo. Pero yun, yes. Pero it's okay pa rin to undergo this process na may art block ka. Kasi ano, yun yung feeling ko, yun yung parang subconscious, yun yung mind natin na sinasabi na, uy, pahinga ka muna kasi it's so awesome. Ganyan. So it's a body signal na parang kailangan mo natin mag-chill sa buhay kasi kung pipilitin natin na everyday may something kang ginagawa, baka hindi mo na siya talaga matuloy-tuloy like for the rest of your life kasi parang ganun yun, parang pagpagod ka na, pag na-burnout ka, kailangan mo ipahinga yung burnout mo kasi kung hindi, baka hindi ka na maka-work in the future, ganyan, kasi na sobrang na-damage yung pinaka-mental health mo and other aspects of your health. So, yun lang akin, wala akong ginagawa. Ganun. Ikaw, okay. Ikaw, Ches, ano naman okay. Ginagawa mo pag na-ano, art block? Actually, hindi ko ina-expect na same lang tayo ng answer. Hmm. Ako kasi ginagawa, I would think, okay, go. Ako, feeling ko, ikaw, feeling ko, yung mga ginagawa kang something like meditation, ganyan, or wala! Feeling ko lang naman, ganon. Ako, actually, ano, akala ko, like, not all people would agree na dapat hayaan lang art block, ganon. Kasi lalo na, di ba, maraming nako-confuse na ang art block is a kind of burnout na rin siguro. Yeah. Parang ganon. I would say na burnout is mas malala than art block. Like you said nga, ang art block is, I also think na it's very healthy na nagkaka-art block tayo. Yeah, true. Kasi, ano, alam ko rin na too much of a good thing for you is bad talaga. Like, over time, nagiging masama na para sa'yo yun. Like, nandoon nga din yung, ano, like you said, pagka pinoforce mo yung sarili mo mag-get out of art block, lalong mahirap, lalong nakaka-stress. So, tapos yun din, ako naman, pagka pinoforce ko yung sarili ko mag-drawing on an art block, tapos ang pangit-pangit ng kinalabasan, hahaba lalo yung art block ko, alam mo yun. Yeah, kasi parang naisip ko, ang pangit nito, so hindi mo na akong mag-aano, parang mag-aas mo. Yes, so ano, yun nga, rest is not bad naman, like yun nga, like you, I see art block talaga as a time to rest, like kahit gano'n ka haba pa yan. Pero I guess, I would say rin na as long as it's limited, kasi nga, alam kong may artist na, alam mo yun, yung after ilang araw lang hindi nag-drawing, na-lose touch na, like, hindi na siya marunong mag-drawing ng mukha, kailangan mag-practice ulit. May mga ganun kasi eh. Ayun. So, art block is healthy, pero, ayun nga, kailangan, ano, huwag magpapadala masyado sa art block, even though na that's healthiest. So, ayun nga, I said nga na art block and burnout talaga is different. I guess, ano, ako ngayon, I'm experiencing a burnout, pero not the kind na hindi na ako makapag-drawing, ganun. Like, na-share ko na sa'yo, di ba, yung parang wala sa mentality ko right now to make something for myself na genuinely na ma-enjoy ko. Yeah. Like, ganun. Like, yun nga, di ba sabi ko, may reason lahat ng art course ko kung para sa school ba or anon. And it's been so long na gumawa ako ng para sa sarili ko lang na artwork. So yeah, yun ang I guess yun yung example ng of an unhealthy na art block or / burnout na ganun. So yeah, lalo na nung grade 12 nung I decided nga na to take art seriously as a career. Doon ako slowly tumitigil gumawa ng yung sumasali ako, 'di ba dati, I don't know if you remember, yung lagi ako nagdo-drawing sa journal ko ng for Inktober. Yeah. Ngayon hindi ko na siya ginagawa kasi I guess nasa-stress nga rin ako to make an artwork na hindi para sa school ganun. Na doon yung idea na sayang naman tong oras sana ginamit ko na lang for school. Yeah. Yung parang ganun. Yeah. So, I know rin naman talaga, like, kahit, kunwari, drawing for figure drawing, maayos naman yung nagagawa ko even though it's not, like, self-accomplishing yung, ano, like, accomplishing yung pakiramdam. Pero, ano, wala na nga yung certain happiness, ganun, I would say. Like, happy pa rin, pero
Alam mo yun, yun parang something missing. Hindi na satisfying, happy, ganon. Oo, parang ganon. Like satisfying na, wow, ang ganda nun nagawa ko. Pero para sa figure drawing kong ginawa to eh. Like yung parang ganon. So, ayun. Di ba nga, deactivated yung art account ko ngayon. Like, I guess for 3 months. Yeah. Some people would say na hindi naman ganun kahaba 3 months eh. Pero for me talaga, grabe yung... Para siyang burden na nawala sa akin. Sobrang iniintindi ko na lang yung college subjects ko instead of like pressuring myself to keep uploading para sa aking career. So yeah, yun lang naman. Alam mo, napaka-eye-opening nung sinabi mo about sa experience mo. Kasi syempre, parang di naman hihira natin magkausap ng ganito, ng kalala about our craft. Tapos, okay, in-respect ko naman yung decision mo na hindi mo na mag-post ganyan sa poet, sa poet page, sa art page mo, ganyan. Pero alam mo, yung naging eye-opening kasi parang nasad lang ako kasi parang hindi ito, kasi mag-iba na tayo ng view ngayon sa paggawa ng mga craft natin. Kasi nga, di ba, ito din isa sa mga magandang part ng podcast natin na ngayon. Kasi mag-iba tayo ng parang motivation to continue, ganyan. Tapos mag-iba naman natin mamaya, pero bibigyan ko na kayo na parang pinaka-hint or parang pinaka-overview. Kasi parang ako, I do my art because I want to do art. Parang, alam mo yun, parang gusto ko i-share yung mga nararamdaman ko, expression, ganyan. Pero yung sa'yo, parang more on like, mas gusto mo nang i-focus yung ginagawa mo sa mga kailangan dapat gawin at hindi lang para sa mga parang, yung parang hindi naman sa pag-ano, pero parang hindi sa mga parang wasteful for you or parang hindi ganun ka-importanting bagay, which is dapat may dadating na point dapat na mag-importante siya kasi syempre, mahirap yung part na parang one day gumagawa ka ng art dahil kailangan at hindi dahil talagang gusto mo. Kasi, diba, in the first place naman kasi ginawa mo yung gumagawa ka ng art kasi you really want it. Pero may naisip na ako bilang ngayon, hindi mo ba talaga naisip na parang before ng bata ka, siguro, naisip mo ba yun na parang, siguro hindi talaga yun yung para sa'yo, kasi na gumagawa ka ng art kasi yung family mo ganun, or naisip mo ba yung part na yun, parang, baka iba pala talaga gusto ko, or parang na-pressure lang ako na ganun yung gagawin ko, kasi most of my family are parang artists, musicians, ganyan, naisip mo ba yung part na yun? Actually, okay, dahil dyan may naalala ako, I used to do music along with art, actually. Wow. Like, kumakanta ako sa choir, nag-violin ako, nagpa-perform ako sa school. Yeah. Pero I never thought na may gagawin ako other than art. Pero more like what I said nga, di ba, na parang an additional skill lang yung kanta ganun. Pero, ngayong napag-isipan ko, nung I decided na mag-focus na lang sa art, I let go of music, actually. Yeah. I still enjoy music, pero hindi na ako nagpa-perform, nagkaka-stage fright na ako, like, yung nagiging anxious na ako thinking na magpa-perform. Yung violin ko, bulok na. Hindi na ako kumakanta sa choir, hindi na ako, yung ganun. Yeah. Oh, I just realized that, and that kind of seems sad. So, parang naiyak din naman ako. Hindi ako naiyak ng sobrang iyak na iyak. Parang, I wish na someday, di ba, parang ma-overcome mo talaga yung pinaka-troubles mo in life na makagawa ka ng art ulit na parang hindi mo, you're not doing it just for things na kailangan mong gawin ka dahil career mo ganyan. Parang gusto ko pa rin na maging rewarding pa rin siya deep within sa'yo. Oo, oo. Iba yung feeling talaga niya, di ba? Parang like right now, rewarding pa rin siya, pero nandun yung idea na rewarding na, okay, ang ganda na nagawa ko, pwede kong magawa sa commissions to. Yung parang gano'n, nandun na yung mindset ko. Parang naging business-driven. Parang career-driven na yung pinaka-ano. Parang I guess. Oo, parang gano'n. Normal na, kasi matanda na rin naman kasi tayo eh. Oo, true. We're not totally super tanda. Oo. Ayun din. Ang onti na nung bata ako na lagi akong pinapagalitan na drawing lang ng drawing. So yeah, wow! I feel so eye-opened. Nalun ako, Diyos ko. Okay, next tayo. Next question. Okay.
So ito maganda din to kasi how are you able to find your branding or signature style? So ako siyempre ako lagi mauuna kasi kabado nga siya. So sabi niya nga, di ba nagkaroon din ako masyadong kinakabado. Okay, enjoy ko na din ako masyadong kinakabado. Okay, that's good. So next is yung yun nga. Ako naman, hindi ko talaga siya naisip na parang pag-iisip ako na, uy, ganito branding ko, ganito dapat branding ko, ganyan-ganyan. Kasi ang nangyari, kukwento ko to ah, yung before ko pa i-establish yung pinaka-poetry page ko, nag-iisip na ako ng pangalan ng poetry page ko. Kasi hirap na hirap ako. So, ang naisip ko, gusto kong tanongin yung mga tao na nakabasa na ng poetry ko kung ano yung one word na madidescribe nila yung poetry ko, yung style ng poetry ko. As most of them, parang ang mga inano is parang pure, parang straight to the heart, ganyan, parang more on, yung parang mga feelings, something eme, ganyan. Ganon. Tapos so, parang ako, okay. Tapos ang una ko naisip na word is dalisay. Kaso masyadong strong sounding yung dalisay. Parang pure yung dalisay. Mga panahon na yun, usap yung probinsyano, eh, ang apelido ni Cardo, Cardo dalisay. So parang naisip ko, ay, abog naman to masyadong ano. Pero hindi siya parang, hindi siya ganyan ka-fitting for me. Parang sa isip ko na parang. Oh, yes. So nag-anap ko ng ibang Filipino words na meron sa ating language. So, nakita ko yung word na lantay. Tapos yun, dun ko na-start yung pinaka-brandy ko lantay. Bakit nga ba lantay? Tapos yung pinaka-tagline ng poetry page ko is, walang kasinungalinga puso lamang. Which is, yun yung naging pinaka-brandy ko. Kasi para ang ginagawa ko lahat ng poetry ko because I want it. Parang gusto ko i-share yung mga, ano, naranasan ko. Plus, kahit yung mga kaklase ko, minsan di sila nakaka-relate. Kunyari, nanood ako ng BL. Tapos may gagawa ko ng tula kasi na-inspire ako dun. Kahit hindi nila mag-gets yung pinaka ano na yon, wala akong pake kasi gusto ko gawin. Same, kasi yun yung pinaka gusto ko at that time, at that moment in my life. Ganun. So, ayun, yun yung pinaka brand ko. Pati more on self-exploring kasi yung nangyari sa akin na parang hindi ko pinilit, parang naging natural na lang na ganun, naging ganun yung nung poetry page ko. Kaya parang hindi ko talaga siya pinilit na puso lamang kasi tinanong ko ibang tao eh, para sila yung pinaka nag-decide for me. And dun nagtuloy-tuloy. Kaya yung parang more, ang pinaka-branding ng mga tula ko ngayon is parang more on hopeful na parang may conflict sa mga unang parts. Pero gusto ko laging mag-iiwan ako ng parang hopeful message kasi bilang isang tao, normal na tao, I'm always that parang optimistic. I'm always that hopeful in life. Ganon. So alam niyo na mga klasiko. So yun. Eh, tatanong ko actually, like, how do you like find, kasi syempre ako, hindi naman ako like writing stuff. Like, how do you find like a writing style for like may sariling styles din pala talaga ang writing. So ako feeling ko nakwento ko na to dun sa creative process natin pero more on like kasi parang kung ano yung nasa isip ko lang hindi ko na siya nilalaliman kasi before ah nung nape-pressure pa ako yung masyado akong conforming sa mga current trends ganyan na kailangan nung sumikat yung spoken poetry kailangan nag-spoken poetry ka na rin kailangan pa nung nagkaroon ng blackout poetry dapat maroon ka na rin blackout poetry. Pero ako hindi. It's parang, I appreciate, sobrang love ko yung mga poems na may deeper meaning. Like, parang hindi, kailangan mo talaga mag-isip. Pero kasi ako, gusto ko kung ano yung nasa isip ko, kung ano yung nasa puso ko, gusto ko sabihin yun lang, kahit na super babaw niya lang, okay lang sa akin. Kasi, ang sabi ko, ginawa ko yung page na yon not to really let, parang to satisfy the readers, na parang, kailangan, pag may gusto kayo, susulatin ko, kasi yun yung in demand, yun yung gusto niyo, yun yung on trend. Gusto ko, ginagawa ko yung, in-establish yung poetry page ko yung nagsusulat ako kasi gusto ko ma-express yung mga feelings na meron ako at gusto ko rin kasi maka-inspire gusto ko rin may mga yung mga tao may matutunan din sa mga sinusulat ko kasi yun yung gusto ko lang kasi yun yung gusto ko talagang ipa-experience pag you delve into my own poetry page na parang hindi mo na kailangan mag-isip kasi kung ano yung mababasa mo yun na yun at yun yung wala siyang ill intention wala siyang malice ganun parang hindi siya double meaning na parang kailangan ganito ganyan gusto ko pag nabasa mo na siya, yun na yun. And, yun, kasi ganun feeling ko, ah, yung buhay natin, it seems like complicated, like, ang dami mo dapat kailangan isipin, pero feeling ko may point din sa buhay natin na sobrang simple lang, na kailangan lang din na talaga natin ng parang assurance na wala tong double meaning, hindi mo kailangan ganito, hindi mo kailangan ganyan, ganito lang sapat na yan. Kasi, I believe na sa buhay natin, hindi natin kailangan laging patunayan yung sarili natin, kasi we are always worth it, kahit wala pa tayong ginagawa. Ganun. Wow!
Napawaw din sa sarili. Pero yun. I hope to have that mindset in the future. Yun, kasi ewan ko, masyado kasi akong parang masyado kong na-criticize sa sarili ko before. Na parang, siguro nakaramdam na rin ako na parang pagiging outcast or what, na parang yung mga sinusulat ko, hindi siya ganun ka-trendy. Na parang, di man siya sumisikat, parang kahit mga kaibigan ko, mostly lang sila na parang na-appreciate lang nila kasi parang ang ganda ng wordings. Pero pag yung simple lang talaga, wala. Parang, okay, ganun pala. Pero, so ang ginawa ko, imbes na ako yung mag-conform, ako na yung nag-adjust. Hindi ko naman sa kinonvince, pero feeling ko mas, ito yung sa utak ko na parang nagpa-ease, na parang okay lang na naiiba ka. Kasi gusto ko maging totoo ka lang sa sarili mo. Kasi it's been years na parang pinipilit na ganito dapat yung writing mo, ganito dapat yung gagawin mo. Kasi yun yung, dun ka makakuha ng mas malaking audience, dun ka gaganto, dun ka mas ma-appreciate. Pero, yun nga, parang, alam mo naman ako, di ba, parang konting kibot lang sa buhay, ang dami nang nare-realize na eme. So, yun yung ginawa ko, masyado, talaga ako noon, hinukay ko talaga yung mga past experiences, tapos ginawa ko siyang rewarding for me, in the sense na, mas magiging masaya ako sa kung ano yung gagawin ko, at hindi ko na iniisip yung ibang tao. Ganun. Wow. Yeah. Oh, that's nice. Yeah, so, punta naman tayo sa'yo. So, paano mo nakita yung pinaka-branding at signature style mo? Wait lang, may sabihin lang ako, ang pinaka-naisip ko talaga branding ka mo sa signature style mo, yung pag-cross-hatch mo, ganun. Yes, yun yung pag-cross. Yun talaga yung signature kasi, alam mo, ang ganda talaga ng mga... Ano mo, for me, sobrang fan ako ng ganun. Kasi parang ang astig lang, paano mo nasi-shade? Paano ka nagkakaroon ng shadow sa pagdami ng crosshatch? Kasi natry ko yun, di ba? Dahil may mga activity tayo before. Oo na. Kasi nahirap ako sa buhay. Kaya sobrang naastigan ako. Hindi na totally naastigan, pero ang galing lang talaga ng magic behind that. So, kwento mo sa amin yan. Actually, yun yung ano ko din. Nasabi ko na. Oo, yun yun. So, ayun nga. Gusto ko muna simulan. Like, ano, kasi yung cross-hatching ko, hindi naman, I think, well, I wouldn't say recently, more like a couple of years ago lang bago ko siya in-establish as like a signature talaga. Kasi nga, diba, yun nga, dami-dami kong like subject and styles, ganun. Yeah. Pero, ewan ko, like, kahit, hindi lang ikaw, kahit yung mga art friends ko, yung mga naging art friends ko over the pandemic, yun din talaga yung trip nila na ginagawa ko. So, yun nga, like I said, hindi naman talaga new, pero I haven't been doing that for like 5 years. Hindi ko pa siya ginagawa ng ganong katagal. Kasi, entering senior high, diba, hindi pa naman ako ganun mag-drawing. Talagang puro anime and semi ginagawa ko. I guess, na-inspire rin ako sa craft ng ibang mga kaklase natin. Yeah. Na ang ganda. Gusto ko rin mag-improve pa. Gusto ko rin mag-improve ganun. So, meron yung teacher natin, yung may favoritism. So, like, instead of magreklamo ako, like, sure, hindi naman po kaya ng lahat ng ganan, hindi naman po ganan. Ang ginawa ko, I taught myself realism. Like, I don't think it's super realistic naman, pero you know, stylized realism yung tawag ko. So, ayun, doon na rin yung namunga na yung satisfaction ko of being able to do another style na. Yeah. Ang saya-saya pala. Kasi in the art world talaga, like in the drawing community, ang isa sa mga laging pinag-uusapan ng artists ay how do you establish your own like permanent art style? Kasi alam ko naman na ang art style is like a form of identity na rin, na parang ayun nga, may identity ka sa art community na, uy, art ni ano yan ah? Like, art ni Robert yan ah. Na ano. Na parang pag nakita yung ano mo, yung artwork mo. Oo, kilala agad. Yeah. Oo, so all those years na nagdo-drawing ako, na pinipilit ko na gusto ko isa lang art style ko, gusto ko ganito lang ako mag-drawing. Doon ko na ano, nung nagawa ko yun, nung nag-adapt ako for the teacher na mag-realism, sabi ko, ang saya pala ng ganito. Bakit hindi pinag-uusapan yun ng artist na ayos lang pala na magkaroon ka ng iba't ibang style, yeah. Ganun. So, yun nga, dagdag skills na rin sa resume. So, ayun din, pati yung naging teacher ko naman sa college, mahilig naman sa cartoonish anime na style. Di balik tayo dun. Yung parang ganun.
So, ayun. Nung ano, hindi pa ako magaling mag-cross-hatching nun. Pero, I guess na ano ko, na ang saya rin pala mag-cross-hatching. Wala akong specific na artist na nakitaan kong nagaganon. Na ano, more like parang tinuro lang sa atin yung cross hatching, oo, I guess. Tinuro nga sa atin. Tapos tapos nagustuhan ko yung, kasi ako mismo gusto ko yung mediums na madali matuyo, yung yung para pag natapos mo na, tapos ng oil paint eh. Oo, ayoko ng oil paint kasi ilang months bago matuyo. So, nag-i-ink ako and ayun nga, cross-hatching is like maganda siyang pang shade, maganda siyang maggawa ng form. And like, even though na may pagka-realism siguro yung art style ko, na mumukaan ng like acquaintances, wow, ng acquaintances ko yung hatching ko, yeah. Na gawa ni ano yan na, I don't know how, kasi kahit ako hindi ko nakikita kung may art style ba talaga ako, yeah. Na ano, na identifiable. So yeah, syempre ano, yun din pala, ano, benta rin siya sa aking commissions and stuff. Yeah. So yes. Tapos pala, syempre, even ano, with that being said, gusto ko pa rin i-improve yung style ko ngayon. So yeah, and I really like that style. Yeah. Alam mo ko, may naiba nung ano natin. Ikaw mas adaptive ka sa kung ano yung pinaka kailangan. Kasi syempre, feeling ko yun yung pinaka pagkakaiba natin. Kasi parang ikaw, di ba, parang career-driven ka. Kasi gusto, nakikita mo sa something na gagawin mong trabaho. So, kaya parang nasa isip mo, kailangan mo maging adaptive para maging flexible ka as an artist. While ako, mas naging, hindi naging adaptive, mas naging, hindi ko ma-explain eh. Mas naging, parang, nakaka-establish ka ng own, like, identity. Oo, siguro. Tama ka. Parang mas na-establish yung identity ko through my poems, ganun. Parang, mas na, siguro mas nag-grow ko yung sarili ko. Mas nakikilala yung sarili ko. Mas nakikilala ko deep within ko sino nga ba talaga ako, ganyan. Ganun. Yun yung nakita kong, ano, which is, wala, eye-opening lang din kasi parang ang astig lang na maisip na magkakaiba nga talaga tayo as artist, ganyan. Yes. Ang same lang ata natin yung about sa art block. Oo, sa art block. Grabe naman to. Okay, so... Pati yung ano rin, actually, may pag-uusapan natin like yung influence ng like likes and comments na ganun. Yeah. Like, yeah. Yes. I have an answer with that too. Sabi ko nga sa kanya, no, habang inalo ko yung question, sabi ko, uy, ang bongga pa rin itong podcast natin na episode kasi magkaiba tayo. Like, matatamaan natin lahat ng kinds of artists, lahat ng career-driven, at lahat ng ginagawa na siya as a hobby, ganyan. So, wait nyo lang. Medyo mahaba to, pero marami kayong makukuha, I believe. So, next na question tayo is about the creative process. So, sa tanong natin is, ano mabibigyan natin tips? Kung paano mabigyan natin tips sa mga tao kung paano nila itatakal yung creative process na gagawin nila. So, for me, ang una-una ko is to know what works on you. Yun yung pinaka-importante naniniwala ko na kahit anong pang craft mo, kailangan alam mo kung ano yung gumagana para sa'yo. At sa unang-una. Kasi kung hindi mo talaga sure kung ano, mahihirapan ka talaga ma-find yung pinaka-best for you at yung best kung saan mo yung daang takatahakin mo sa buhay, ganyan. Tapos, dapat alam mo talaga yung ginagawa mo. Hindi yung parang basta na lang na parang, uy, sige, go. Para feeling ko may kailangan, take sa art, hindi siya totally dapat passion lang. Kailangan meron ka rin skill. Kasi, doon nagkakatalo-talo yung mga tao eh. Tapos, and last is being true to yourself. Feeling ko dito kayo magkakaiba na at some point na parang, sa akin kasi most about self yung pinaka-tips ko na parang, kilala mo muna yung sarili mo para maano mo talaga yung mga bagay na kailangan mo. To sabi ko nga dito, a lot of people has always been trying to make things to please people, to really do it for those people who are waiting. But there's one thing I've learned, you should do you. Yun yung pinaka-advice ko, you should do you. At kung saan ka man comfortable, kasi yun yung pinaka-importante. Like sa akin, yun yung pinaka-importante sa akin para nagsusulat ako. Kailangan comfortable lang sa sinusulat ko. Gusto ko, yun makaka-relate ako sa sinusulat ko, ganyan. Gusto ko na parang pag tinanong ako about dun sa tulang yun, may masasagot ako. Hindi yung nagsusulat ako na parang, ay, hindi ko alam kasi gusto ko lang siyang gawin kasi nakita ko lang sa ginato, nakita ko lang sa ganyan, ganyan. So, for me, dapat at the end of the day, ikaw pa rin yung masusunod sa mga gagawin mo. And, tsaka na yung mga challenges, tsaka na yung mga risks
tsaka na yung mga test for grow and development. So, unang-una, lalo na pagsimula ka palang as an artist, kailangan mo muna ma-settle or ma-establish yung pinaka-sarili mo at pinaka-essence tong bat mo ba ito ginagawa. Kung for career ba, kung for hobbies lang. Kasi doon mo mag-start talaga yung bagay na magagawa mo talaga yung mga gusto mo. And tsaka nun, pag na-establish mo na yung sarili mo, tsaka ka mag-taste ng risk, tsaka ka mag-taste ng challenges para mas maging better artist ka at mag-grow ka at mag-develop ka. Ganun. For me, as of now, as an artist, I'm slowly taking risks, making some changes. Yes. Kasi feeling ko nakita ko na yung pinaka-essence ng poetry ko. Feeling ko nakita ko na yung pinaka-essence kung ba't ako gumagawa ng poetry, ng poems. At ngayon, pinaka-risk or challenges na ginagawa ko is minsan iniiklian ko lang yung mga lines ko. Kasi more on longer lines yung ginagawa, yung mga sinusulat kong poetry. Minsan, I tried blackout poetry pero nahihirapan pa ako. So, hindi ko muna siya tinatagal kasi nahihirapan pa ako. So, it will take time and syempre, di ba, yun, life is not a race. So, di natin kailangan magmadali and feeling ko at some point, mag-improve din naman talaga ako sa buhay and sa poetry. So, yan lang naman. So, ikaw, Cheska, anong tip mo sa mga artists na mag-undergo sa kanilang creative process? So, ngayon, I agree with what you said na like dapat alamin mo muna kung like para saan nga ba itong ginagawa mo. Is it like for fun or for career nga, ganan. Kasi like, if you like do stuff na sabihin natin is ano, parang for career lang, like ganito rin kasi sa arte, eh, yung parang merong mga artist talaga na when starting out gusto nila na pang like kunwari maraming followers ganun, like ano, I wouldn't say, wala ako sa like quest to say that's bad, kasi talaga may mga tao na yun talaga yung goal nila. So yun, figure out if yun talaga for that purpose yung gusto mong gawin na art. Kasi kunwari nga gagawa ka ng parang pang like hakot likes or whatever, eh, pero gusto mong maggawa ng art for fun, mawawala yung kunwari ang nagte-trending. Kunwari sino bang pwedeng nagte-trending, like kunwari si Billie Eilish kunwari, yeah, ayan, yeah, trending siya ngayon, tapos gusto mong hakot likes, gagawa ka ng fan art ni Billie Eilish or whatever. Pero nandoon art, ano, oo, pero nandoon yung feeling na eh, hindi ka naman fan ni Billie Eilish, so why did you make that? So parang you wouldn't help but like feel guilty siguro, I guess, kasi ano, personally like nagkaganon na ako ng mga experiences na pilit na fan art na may engagement nga pero wala naman akong kaalam-alam dun sa taong yun, so like I just took it down. So ayun nga, tapos I also meron din pagka tinatanong mo tips to improve like stuff like that, ang sasabihin ng iba usually is to draw every day, yung parang ganun. Para sa akin, not necessarily draw every day, but I guess learn every day, kasi yung draw every day na yan, it's kind of like parang sinasabi mo na gawin lang kung ano yung ginagawa mo every day, na without ano, we have to make sure na yung drawing every day mo is you're also implementing like new information, na parang dapat na yung draw everyday mo dapat may parang pinapatunguan na hindi lang yung feeling na dapat may magawa ka ngayong araw. Dapat may purpose. Cause that's, that's like very, ano, so yes, that's very wrong. Kasi I, like, yun nga, yun din, na-try ko na rin yung ganun. Like, ano naman, okay, nag-drawing ako, ganun pa rin yung kinalabasan, so what? So yeah, ayun. Yun lang, I think yun lang talaga. Ay, wait. Gusto ko rin pala itagdag. Also, kasama sa practice ang art na you don't have to necessarily draw, but you just have to be like aware with your surroundings, I guess. Yung parang, kasi ganun ako mag, what I would say na practice, na titingnan ko kunwari, yung kung paano mag-fold ang damit pag nakasampay, like you don't have to draw that. Well, I guess that depends on the person din, kasi may mga tao na hindi kaya na like mag-ano, like yung mga reference ganun. So, ayun nga, kaya you have to know talaga what you're mostly comfortable with, what's good for you na ano. So yeah, marami ako pwedeng sabihin pero para na lang sa yung sa ending. Okay. So yes. So excited ka na mag-ending? Hindi. Okay, so... Kasi medyo, ano eh, medyo like related yung, ano, yung questions. Like may certain questions na medyo related din sa mga sagot ko.
Okay. Like, yeah. So, yeah. Okay. You don't even know me like that. Are you past my time? Put you on my mind.